Hello everyone, it's me again, Sakai Bernadette, and welcome back to my channel. Please don't forget to subscribe and ring the bell button. And ngayong umaga po, pagising namin, we watch the news over the TV. And sabi po, ay may parating na typhoon. And hindi ito basta-bastang typhoon lamang, kundi sabi ng news is malaki ito. Maybe magiging super typhoon dito sa Japan. Kaya lahat ng mga taga-Japan, mag-ingat po tayo, lalong-lalo na dito sa part natin, dahil for now, sa balita, yun ang nakuha nating balita, no, na magkakaroon ng malaking typhoon, malakas na typhoon dito sa Japan. Kailangan nating mag-ingat lahat. Kailangan natin maging alarm, or kailangan po nating maging safety, dahil nga po medyo malakas ang typhoon na ito. And of course, number one na magiging safe tayo is to pray God na sa ating mga kalagayan, dahil ang Panginoon lang talaga ang makakapagbigay sa atin ng safety. Ang Lord lang talaga ang makakapagbigay sa atin ng kaligtasan, protection. So ayan po, kailangan nating mag-ingat, be safe po, dahil nga po malakas itong typhoon na darating dito sa Japan. At ngayon pa lang we have to prepare, ngayon pa lang we have to pray na iligtas tayong lahat, lalong-lalo na ang ating mga kababayan dito sa Japan. Kahit sa ang sulok man dito sa Japan, ay kailangan maging safe tayo. Hindi tayo magiging safe kung hindi tayo lalapit sa Panginoon, because God is our creator. Siya ang lumikha sa buhay ng bawat isa. At saan tayo lalapit if may mga nangyayari? He is the creator of our life, our body. So, sa kanya tayo magpapa-check up lahat ng aspeto sa buhay natin. Pagsubok man ito, sakit man ito, problema man ito, and of course, sakuna, no? Mga darating na sakuna, mga darating na mga hindi natin inaasahan sa mundong ito. So, wala tayong ibang lalapitan kundi ang Panginoon din, dahil siya ang lumikha ng mundo. Kaya, ayan po, be ready po tayo, be safe tayo. Sabi nga po sa Psalms 121, 7-8, the Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. Yun po ang sabi ng Psalms 121, verse 7 and 8. Wala pong iba ang magbibigay sa atin ng protection or mag-keep sa atin from all harm. The Lord, no? Ang Panginoon lang, He will watch over our life, no? Ganun tayo kamahal ng Panginoon. If we trust the Lord, the Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in Him. Sa lahat po ng naniniwala at nananampalataya, He cares for those who trust in Him. Take note po natin na ang naniniwala at nananampalataya sa Diyos ang siyang maliligtas sa lahat ng trouble, a refuge in times of trouble. Kaya ngayon pa lang, maniwala, manampalataya na tayo sa Lord na walang mangyayari, walang masasaktan, walang bibilang na casualties sa parating na bagyo, kasi prepared na tayo, and hiningi na natin sa Lord yung ating kaligtasan. So ayan po, I will offer a prayer sa lahat po ng ating kababayan, sa lahat po ng naninirahan dito sa Japan and over all the nation. And let us pray. Father God in heaven, I come boldly asking for your divine safety and protection over the nation, especially Japan, Father God. You instructed us to always pray, for you are able to keep, you are able to take care of, and bring to pass
the things that I commit and to you in prayer, O God. Lord, I commit all things in your hands. I pray that you would assign strong and mighty angel to watch over the nation. May you enhance each one in a hedge of protection to keep safe in all their ways. By the authority of the name of Jesus Christ, this is my prayer. Amen and amen.